Oh, so ito guys, ha, gusto kong i-discuss sa inyo. Kasi kapapanood ko lang nung interview ni President Bongbong doon sa CGTN. So ito yung state-owned na news channel sa China. Okay? At doon sa interview, doon ko na-realize kung ano yung pinaka-strategy niya in how to deal with our neighbors sa north na China. Kung paano kung paano natin malalagpasan yung mga problema natin sa kanila, at doon ko na realize na napakahusay pala, napakaganda nung kanyang sinimulan na strategy with dealing with this superpower. Okay, at inuna niya ang pambungad niya parate sa mga interview at sa mga pag-uusap doon ay yung kanyang personal history going to China. When he was 16 years old, sinamahan niya ang kanyang ina, si then First Lady Imelda, to meet with Chairman Mao. At talagang truly historic yung meeting na yon that started yung relationship between the Philippines and China, yung gobyerno nila noon. And he was very nire-reminisce niya yung mga moments na yon, and yun ang ginagamit niya to open up doon sa mga leaders ng China na hindi ako iba. I have been here 50 years ago. Maganda yung nasimula natin na relationship between our two governments, and ngayon I am back here. Nandito na ako uli bilang head of state ng aking bansa to once again maybe maibalik yung ganong klase na warm relationship between China and the Philippines. And ang galing. Ngayon ko lang mas na-appreciate at na-realize yung pinaka-strategy ni PBBM. Kasi yung ang difference, parati kong kinokontrast, kay Pangulong Duterte kasi, nung pumunta siya sa China, talagang total pivot. Dati, mas maka-Western tayo, mas maka-US tayo. Si Pangulong Duterte, sinabi niya, hindi, mas maka-China na tayo ngayon. We are going to become more allies with China. Ganun. So, parang mas naging ganun yung simula ni Pangulong Duterte. Kumpara dito kay PBBM, na mas malapit sa US, sa mga Western countries. Very obvious naman sa pagbisita sa UN, pagbisita kay President Biden, at yung sa kanyang mga priorities pagdating po sa international relations. So mas malapit, maaring mas malapit yung pong mga Western countries kay PBBM, pero that doesn't mean na in dealing with China ay kailangan maging antagonistic tayo, at hindi kailangan na maging parang pipili ka. Sa ayaw din ni PBBM yung parang Cold War style na either you will choose US or you will choose China. Hindi. Maaring mas malapit tayo sa US, pero he wants to start a warm relationship with China, which is napapanahon dahil na-strain yung relasyon natin sa China. Talaga pong nagkaroon ng strain o talagang lamat dahil po sa buong issue ng West Philippine Sea, yung mga pogo na yan, yung mga ang daming issue, nagkaroon talaga ng lamat. Ang sinasabi ni PBBM, mahaba ang history natin, 50 years, paano ko nalaman? Kasi nandun ako mismo. Diba? Ang ganda, diba? Siya mismo nandito ako, bumalik na lang ako dito, pero 50 years ago, kung hindi nyo naaalala, napakaganda ng relasyon natin. Yung si Chairman Mao at si Imelda, talagang yung si Imelda na charm niya, na daan niya sa charm si Chairman Mao. At iba kasi yung charm ni Imelda talaga nung araw . Iba talagang klase. So nakuha niya yung loob kaagad nung si Chairman Mao sa China. At maganda ang relasyon, ang simula ng relasyon ng Pilipinas sa China noon. He doesn't see any reason kung bakit hindi tayo pwedeng bumalik sa ganon. Sinabi din niya, totoo, merong mga hindi tayo pagkakasundo.
Which is doon pa lang malaking bagay na eh. Kasi ibig sabihin, PBBM is acknowledging yung problema natin with China. Yung West Philippine Sea, problema yan. Yung mga isla nila, problema yan. Yung mga... So, meron talagang problema. He is acknowledging that. Hindi niya tinatago yun. Meron talaga. Pero, that is normal with friends. Yun yung kanyang sinabi. Normal yun sa mga magkakaibigan na nagkaka-disagreement, nagkakagusot, hindi pagkakaintindihan. Pero that doesn't mean na hindi natin pwedeng ayusin. Eh kasi nga, may pinagsamahan tayo, magkaibigan tayo. At ang parating na sinasabi din, ang problema ng Asia-Pacific should be solved by the people ng Asia-Pacific. Explain ko kung paano ibig sabihin. Ano ibig sabihin? Kahit na mas malapit tayo sa US, malapit tayo sa Europe, malapit tayo sa mga original na allies natin, it doesn't mean na gugustuhin ni PBBM na makialam sila sa problema natin with China. Doon kasi doon lumalaki yung problema kapag nakikialam na yung US doon sa mga issues natin with China. So, maaring kaalyado natin yung US, pero huwag kayong makialam dito sa usapin namin ng Southeast Asia at ng China. Magkaibigan naman kami, aayusin namin tong gusot na to at maghahanap kami ng solusyon para sa gusot na to. So, yun ang style ni PBBM. Hindi ko kaagad na-realize, pero after watching that interview na pinapalabas sa China, doon ko na-realize na dadaanin niya sa samahan at sa pakikisama. Diba? Kesa magsumbatan ka agad, ginawa nyo to, yung mga isla nyo, yung mga hindi. Magkaibigan tayo. Hindi tayo nagkakasundo sa ganito, pero subukan nating ayusin. So, ganun ang style ni PBBM dyan. And I think that is a good strategy. Maski sa Russia, maski yung issue ngayon, na ayaw niyang kunin yung tawag ni Zelensky. Diba? Ayaw na niyang makialam sa gulo sa Russia tsaka sa Ukraine. Diba? Kapag pumili pa siya ng side dyan. Diba? So, kumbaga iniisip niyo, wala naman tayong mapapala dyan. Kung makigulo tayo, kung awayin natin yung Russia, baka hindi pa ta... Diba? Pero sa kanya, he wants to be a friend to all. At the same time, sinabi din niya na mali yung gera dyan sa Ukraine. Oh, pero yung tawag, hindi pa yata sila nagkakausap ni Zelensky. Parang ganun yung reklamo ng mga taga ano, pero yun nga eh, siguro strategy din ni PBBM na wag nang palalain yung sitwasyon with Russia. Kung ano yung problema nyo, we will call for peace, pero you can solve it by yourself. Hindi na kailangan makialam. Maliit lang naman tayo, makikialam pa. Marami na tayong problema sa sarili pa lang nating bakuran. At kasama doon nga yung China. Kaya yun ang sinosolve. Alam ni PBBM na yung problema with China, baka kailanganin natin yung tulong ng Russia. Kasi Russia, kaalyado yan ng China. So, mahusay talaga. Kaya pagdating sa foreign policy, approve ako sa strategy so far ni PBBM. Sana magtuloy. Masusubukan yan pag nagkaroon ng insidente with China na hindi maganda. Pero so far, maganda yung nasimulan niya. Tingnan natin if kaya niyang ituloy-tuloy. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Dito po sa channel, #BawalToxic. Bye-bye guys.